Sibayong dagat, mga kilos protesta sa Israel sa ikalabing isang linggo na sa harap ng planong reforma sa legal system ng bansa. Russian President Vladimir Putin bumisita sa Mariupol, Ukraine sa unang pagkakataon. Si Joyce Alamatin sa Sentro Balita. Hindi bababa sa 13 individual ang nasawi sa magnitude 6.8 na lindol sa Southern Ecuador, habang naramdaman din ang lindol sa hilagang bahagi ng Peru kung saan isang individual ang nasawi. Agad namang nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa mga apektadong residente. Tuluyan nang lumikas ang mga residente sa Chasiviar sa Donbas Region dahil sa walang tigil na pambubomba ng Russia. Ilang residente na lang ang piniling manatili sa lugar. Samantala, sa unang pagkakataon, bumisita naman si Russian President Vladimir Putin sa Mariupol, Ukraine na kanila nang nasako. Ginawa ni Putin ang pagbisita ilang araw matapos mag-issue ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Imok ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanilang military chief of staff na ihinto ang mga kilos protesta. Halos 11 linggo nang nagsasagawa ng protesta ang ilang grupo roon bilang pagtutol sa plano ni Netanyahu na baguhin ang legal system ng Israel. Kamakailan, mahigit 700 elite officers na mula sa Air Force, Special Forces at Mossad ang nagpahayag ng kanilang pagliban sa trabaho bilang pakikiisa sa protesta. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Prime Minister na magiging responsable ang kanilang pamahalaan sa pagpapatupad ng pagbabago sa batas. Inaasahan na ni dating US President Donald Trump ang pag-aresto sa kanya sa Martes, kung kaya't nanawagan siya sa kanyang supporters na magkilos protesta. Nadadawit ang dating presidente sa ilang criminal investigations, kabilang na ang umano'y pagbabayad ng hush money sa porn star na si Stormy Daniels bago ang 2016 election, upang pigilan itong magsabi sa publikong call sa namagitan sa kanila ni Trump. Gayunman, ayon sa mga abogado ni Trump, wala pa silang natatanggap na coordination mula sa law enforcement hinggil dito. Bilang bahagi ng advokasya na maipakilala pa sa publiko ang larong Muay Thai, sinanay ni 7-time Muay Thai World Champion Danny Beal ang mga kabataan sa Cameroon. Katunayan, nagtungo kamakailan si Danny Beal sa Los Angeles para lumikom ng pera na tutustos sa kanyang foundation sa Africa. Joyce Salamatin.